Magandang araw po sa inyong lahat. Ian Veneracion, under management na ni Ogie Alcasi. Pero bago po ang ating balita, ay huwag pong kalimutan mag-subscribe sa ating channel at pindutin ang notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga bagong videos. Kabilang na si Ian Veneracion sa A-team ni Ogie Alcasi o ang Alcasi Total Entertainment Artist Management. Formal na winelcome ni Ogie ang actor-singer sa kanyang talent management nitong Lunes, May 16, 2022, sa Soro, Isakaya sa Quezon City. Dumalo rin at sumamang makipag-chaming ang iba pang A-team talents na sina Gian Magdangal, Lara Maigi, Popert Bernadas, Moira Lacambra, Ike at Anthony Barion. Maganda ang feedback at resulta ng concerts na ginawa ni Ian sa Naga, Iloilo, Pampanga at sa iba pang gigs. Kaya nakakahiligan na niya ang pagkanta kasama ang kanyang banda. Sabi naman ni Ogie, kilala ng magaling na aktor si Ian at itong pagkanta ay bahagi ng pagiging artist ng aktor. Yung movies and TV, I think it's a constant in his career, diba? He's a very, very accomplished actor. But I think it's still scratching the surface pagdating sa music. So we're excited to see where this would take him. Hindi ko alam kung kailan titigil. In terms of hierarchy, actor talaga siya. Pahayag ni Ogie. Nagbigay pa ng halimbawa si Ogie ng ilang Hollywood actors kagaya ni Kevin Bacon na nag-gig na rin daw sa ibang lugar at Robert Downey Jr. na nagre-record na rin ng ilang covers. Dagdag na paliwanag ni Ian, just like painting, for example, there are certain things that you want to express in color, sa texture, stuff like that. Pero kikita ka ba sa painting na yon? Hindi. Kasi pag natapos mo, gusto mo ba ibenta? Hindi nga rin eh. It's just a personal expression, good for the soul. Pero biniro ni Ogie si Ian na mas yayaman siya sa pagkanta. Dito, yayaman ka. At importante, yayaman din ako. Napangiting sabi ni Ogie kay Ian. Seryoso si Ian sa pagkanta. Sa katunayan, nakapag-record na siya ng kanta na siya mismo ang nagsulat. Tipong rock ito na pinamagatang ni Nuno kasama ang kanyang banda. Inspired daw ito sa Juan de la Cruz Band at iba pa niyang iniidolang rock bands. Hanggang ngayon ay solid pa rin ang suporta kay Ian ng mga fans. Meron pa ngang fans club ang tandem nila ni Bea Alonso. Kaya tinanong si Ian kung open ba siyang makatrabaho si Bea sa GMA 7. Sagot niya, malaking possibility. Hindi naka-exclusive contract sa isang network si Ian. Kaya posible magkatrabaho sila ni Bea sa GMA 7. So abangan na lang po natin ang mga susunod na kabanata sa karir ni Ian Veneracion. Maraming salamat po sa inyong panonood. Magkita-kita po tayo sa aking next video. Salamat po.